Hi everyone, pleasant day po sa inyong lahat. Kumusta po ang araw ng Huwebes nyo? I hope lahat kayo ay may mapayapang araw. Naging issue ngayon yung isang insidente sa public market ng Baguio City na kung saan ang mga sangkot ay yung mga sinasabing volunteers ni Lenny Robredo na pinangungunahan ng kanyang bunsong anak na si Jillian. At isang residente ng Baguio na nagngangalang Cliff Lewis na di umano'y nasangkot sa paninigaw. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Pakiclick nyo na rin yung all para hindi kayo mahuhuli sa mga bagong videos ko. Panoorin po muna natin yung dalawang videos. Isang video na galing sa kampo nung mga volunteers at isang video na interview ng SMNI kay Cliff Lewis na kung saan ay nagpaliwanag siya kung ano talaga yung nangyari sa insidente. Hello po sa ating lahat. Isang magandang gabi po sa ating lahat sa buong Cordillera at sa buong Pilipinas. Kung maalala niyo po kahapon, dito po sa Baguio Public Market, kahapon po ng oras, hindi ko po alam kung anong oras yun, pero nagmamadali po kasi ako kahapon, ano? Tapos po, ang nangyari po, lahat po ng supporters ni Lenny ay dinablock nila yung daanan ng Baguio Market. Ngayon po, sa mga nagmamadali po kasi ng oras na yun, halos lahat po kami nag-i-excuse na po, nagmamakaawa na tumabi sila kasi may hinahabol kaming oras. Ngayon po, itong nangyari po na ito, ipapaliwanag ko po sa inyong mabuti kung ano yung totoong nangyari, dahil po yung lumabas po sa TV5 ay hindi po totoo. Hindi ko po nakikita yung anak po ni Madam Lenny at hindi ko po nakakausap yung anak ni Ma'am Lenny. Ni nakaharap po ay hindi ko po nakakaharap. Nung araw at oras po na yun, ang kasagutan ko po ay yung supporter. Kasi ganito po ang sinabi sa akin kahapon. Nung sinabi ko po na excuse po, padaan po kasi nagmamadali ako, ang sagot po sa akin ay wala akong pakialam. Ang importante, iboto mo si Lenny. Ngayon, ang sagot ko po nung ganun ang sinabi sa akin, ay ganun po ba? Hindi pa po nananalo si Madam Lenny, nagiging diktadorya na kayo. Bintang kayo ng bintang na si Marcos ang diktadorya. Hindi pala, kayo pala ang diktadorya. Yun ang sinabi ko. Kaya po, lumapit po yung isa po na supporters ulit na babae. Hindi ko po alam kung ilang edad, pero naglalaro po sa 50 pataas ang edad nito. Kasama po yung dalawang pulis at idinuduro-duro po ako nung babae. Kaya sabi ko, wag mo akong iduduro-duro kasi taga dito ako, igurot ako. Kayo, dayuhan lang kayo. Hanggang doon lang po yung sagutan namin dahil hinawi po ako ng ating kapulisan ng Baguio. Alam ko po siguro kung ako po ay may mali sa mga sinabi ko, yun din po ay sa kadahilanan po na bastos po ang mga supporters ni Lenny kahapon. Hindi man po sana ako maging bastos kung hindi pa po sila nagsalita at hinayaan na lang po kaming dumaan. Kaya po, ang Baguio Public Market or ang public market po ay hindi po dapat pinagsasagawanan ng ganitong okasyon. Dahil may mga talaga pong lugar na kung saan natin pwedeng gawin ang mga ganitong okasyon. Hindi po nila rinespeto ang market. Pati po ang mga nagtitinda, sinasarahan na po nila yung mga paninda. So hindi pa po sila nakakatinda. Kahit sinong tao po ipinaglalaban po kung ano yung tama. Ngayon po, kung alam nyo po na ang ginawa ko ay mali, pasensya na po kayo. Hindi po ako humihingi ng tawad sa nangyari kahapon dahil wala po akong dapat ipaghingi ng tawad. Ito po ay seryosong sinasabi ko to. Wala pong nagturo sa akin, wala po akong kodigo. Buong puso ko po to na sinasabi sa inyo na hindi ako hihingi ng tawad. Bagkos dapat, TV5, sobrang sinungaling ka.
ginawa mo pang ano, inedit-edit mo pa, hindi mo pinanood yung buong video. Sinasabi mo na sinigawan ko si Laini, ay yung anak ni Laini. Hindi ko nga nakaharap yung anak ni Laini, kung sino ka man na TV5 ka. Dahil yun ang totoo. Kung makikita nyo sa video, ang kausap ko doon, yung supporter at saka yung pulis. Hindi ko po nakakaharap ang anak ni Laini. Kaya pakibura po yung news nyo na yan at baguhin nyo po ang binabalita nyo sa mga tao. Dahil kayo po na media, minsan kayo sinungaling. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po at sana sa mga kapwa ko, igurot sa mga kababayan ko na makalaini. Wala po akong personal na galit sa Laini. Pero ito po ay talagang napirmisyo lang po ako kahapon at pinaglaban ko lang po yung aking karapatan bilang mamamayan. Maraming salamat sa inyo. Wala si kuya, pag-init na na. Ay, mag-init. Ay, naroon lang dyan. Pag-rate, Janet. Ay, huwag mo muna yan. Oh my God! Ang tingin ko sa pangyayaring ito, hindi siguro ito lumaki ng todo o hindi siguro lumaki itong issue. Kung hindi dahil dun sa mga mabilisang paglitaw ng mga videos na kung saan dito sa mga videos na naunang lumabas, ibinubunto nila yung sisi dito sa anak ni Lenny Robredo na si Jillian. Ayon kasi sa mga naunang lumabas na video, pinagsabihan daw ni Jillian yung tao na si Cliff Lewis ng mga salitang "Let me educate you." At ito daw yung naging dahilan kung kaya nagalit itong si Cliff. At ito rin ang naging dahilan kung bakit nababash ng todo yung anak ni Lenny Robredo na si Jillian. Kumbaga kasi parang pinalabas ng mga naunang video na mayabang itong si Jillian. Na parang sinasabi dun sa video na parang pinapakita niya na lamang siya dun sa taong i-educate niya. Ang kaso nga, fake news pala yun. Kasi kung mapapanood natin yung video na pinalabas ko kanina, wala tayong maririnig na may sinabing ganun si Jillian. At ayon din mismo kay Cliff, sinabi niya dun sa kanyang video na hindi niya nakita, nakausap o nakaharap si Jillian. Kung kaya, imposible talaga na mapagsasabihan siya ni Jillian ng "Let me educate you." Ito ang isang nagagawa ng mga fake news. Nakaka-trigger ito ng galit ng mga tao. Mga galit na kung titingnan naman natin ay wala naman sa lugar.
Kaya dapat talagang maging mapanuri tayo sa mga pinapanood natin. Kasi kawawa naman yung taong nababash na wala naman palang kasalanan dun sa insidente. Dun sa video ni Cliff, sinabi rin niya na sinabihan daw niya yung isang volunteer na huwag harangan yung daan. Ang kaso nga daw, pabalang na sinagot siya ng volunteer at sinabi sa kanya na wala akong pakialam. Ang importante, iboto mo si Lenny Robredo. Yun daw yung sagot sa kanya ng volunteer. At ito ayon kay Cliff ang naging dahilan ng kanyang pagkagalit at naging dahilan ng pagsisigaw niya. Pero dun sa video na panood natin na galing sa kampo ng mga volunteers, parang hindi naman nakita doon na may kumausap kay Cliff para sabihin iboto niya si Lenny Robredo. Ang makikita natin doon ay naglalakad yung grupo ng mga volunteers at bigla na lang tayong may maririnig na nagsisigaw. Hindi ko rin nakikita doon sa video na nangangampanya ng malakas yung mga grupo ng mga volunteers or nakakaharang sila sa daan. Dahil kung mapapansin natin doon sa video, may mga dumadaan ng mga tao. Ang narinig ko doon ay may biglang naninigaw na huwag harangan ang daan dahil yun ay public market. In fact, hindi talaga nakuna ng video yung sinasabi ni Cliff na may lumapit sa kanya para sabihin na iboto niya si Lenny Robredo. Kumbaga, kung titingnan natin yung video na galing sa kampo ng mga volunteers, unprovoked si Cliff. Kumbaga, walang nag-udyok sa kanya para magsisigaw siya. Yung babae na makikita natin doon na sinisigawan ni Cliff ay kinilalang si Kay Balahadia, isa siyang abogada. Ito rin yung babaeng makikita natin doon na dinuduro-duro ni Cliff. Hindi talaga maiiwasan ang tensyon, lalong-lalo na sa mga supporters ng bawat kandidato. Meron kasi talagang mga tao na talagang diehard supporter ng isang kandidato. At parte na talaga ito kada eleksyon. Hindi na talaga yata ito maiiwasan. Ngayon, meron din kasi mga nagsasabi na kung saan-saan nangangampanya ang mga supporters o di kaya ang isang kandidato, samantalang may lugar naman daw para dito. Ang alam ko naman po tungkol dito ay pwedeng mangampanya kahit saan. As long as nagpaalam at may permit ito. Mapa-public market man ito, mapa-house to house man ito, ipinagpapaalam ito sa mga lokal na opisyal, halimbawa sa barangay. At kailangan may permit ang mga ito. Kung kaya, kung napapansin din natin dun sa video na pinadala ng kampo ng mga volunteers, may makikita tayo doon ng mga pulis. Meaning, may permit yung isinagawa nilang visit sa public market at hindi yun bawal. Makikita rin natin doon na nakakadaan yung ibang mga tao. So ibig sabihin, hindi sila nakaharang sa daan. Dahil siguro naman, alam din ng mga volunteers na hindi nila pwedeng harangan yung daan, lalo't lalo na yun ay isang public market. Yung ginawa kasi ng mga volunteers, kung makikita natin doon sa video, hindi ito yung uri ng kampanya na kung saan ay may nagsasalita na naka-loudspeaker para i-promote ang isang kandidato. Yung ginawa nila ay isang visit sa isang public market para lang ipakilala yung kandidato nila. Kumbaga, for the sake of visibility. Parang mga ads sila o di kayong parang sinasabing mga patalastas dahil sa mga suot nila na may pangalan ng mga kandidato nila. Pero more on visual yung kampanya nila. Hindi ito yung kampanya na merong mga speeches. Visit for visibility, ika nga. Ngayon, kaya naman lumaki itong issue na ito ay dahil may mga taong nagpapakalat na si Jillian Robredo yung nag-udyok para magalit yung tao. Ang tingin ko naman dito, let us just be fair. Hindi po si Jillian ang issue dito. Siguro nadala lang din ang emosyon niya si Cliff sa pagiging diehard niya sa kanyang kandidato, kaya siya nakapag-asta ng ganun. Kasi pwede naman tayo na hindi tayo magkakasundo sa kung sino ang susuportahan natin nang hindi umaabot sa bangayan, sa palitan ng mga masasakit na salita, at sa pagkawasak ng mga relasyon. Lahat tayo ay mga Pilipino. Yung mga tumatakbong mga kandidato, puro mga Pilipino rin. Kaya isipin na lang natin, mamimili tayo ng Pilipino na mamumuno sa bansa natin. At hindi tayo dapat magkawatak-watak dahil lang dito. Respeto sa bawat isa yung pairali natin. Dahil iisa lang ang gusto nating lahat, ang magkaroon ng isang matinong leader. So sana nga matapos na rin yung mga ganitong issues, mga issues na pinapalaki ng mga fake news. At dito sa video na ito, gusto ko lang din i-correct yung maling paniniwala ng iba na si Jillian yung pasimuno ng gulo. Ang gulo ay between sa supporters ng dalawang kampo. Kaya wag naman po sana tayo magbintang ng mali sa isang tao na hindi naman para sangkot dun sa gulong nangyari. Sa kahit ano pong issue, hindi po talaga maganda na agad-agad na lang tayo naninisi ng ibang tao.
mag-fact check po sana lagi tayo. At huwag basta-basta magbigay ng judgment o panghuhusga. So sana lahat tayo, kung sino man yung napupusuan nating mga kandidato, ipaglaban natin sila sa tamang paraan, hindi sa paraan na nakakasakit tayo ng iba. And that's all for now, mga kaibigan. Enjoy your day, everyone. Ingat po kayo lagi, and God bless.